Welcome to Tarantado.net. So, magpapakain ako ng bagong bili natin na hornworms. Yan, malulusog. Kakabili ko lang kahapon. So, papakain natin sa ibang tarantula natin. Ginagawa ko to every month or like every 2 months after nila mag-molt. At least binibigyan ko ng isa nito. Ito yung hornworms, papakain natin sa genic natin. Kung kakainin niya. Kaya pag ganun malayo kasi gusto ko makita kung paano niya yung ambush. Hinagat. Kawawa eh. Hinagat niya sa ulo, men. So, hindi yan molds. Yan. Pasama yan dun sa reptisoil. Basyodora paraibana. Yan natin kung kakainin niya. Laki ata. Ipitik niya lang. Primot. Tapang nung LP kong putik. Parang hindi LP oh. Yan, kaya hindi porket sinabing ang LP ay docile, hindi lahat. Itong LP ko, nagsimula tumapang, pagtungtong ng 2 inches. Feel ko, nagka-confident na siya kasi feel nga malaki na siya. So, pre-molt siguro. Kaya hindi ko na-store buhin. Pagin natin itong gramastola pulgra. Yan na. Tingnan natin kung itatake down niya. Kainin mo na. Ganda ng pool cry, oh. Sobrang glossy ng pagka-black niya. Kaya gumalawa. Galawin natin. Ayun na. Pagdating mo na. Laki ng pangil niya. Maklaseng pang ng pool cray, no? Talaga nga, malalaki sila. Oh, ito pa. Ayun na. Labas yung katas. Kawawa yun. So, goods na yan for isang buwan. After nyo, hindi ko napapakainin isang buwan or more. Kasi malaki ngayon talaga. Tapos medyo lobo ni abdomen niya. Ayos! 2-0. Pampobitis machala. Tignan natin kakain. Sinong gaban agad eh. Takaw. Ito nga pala yung bagong bili ko. Last week. Dumating siya. Kit niya eh, no? Ito na ang Taraposa Stirby. Tingnan natin kung kakain. Ayun. Takaw. Gutom na gutom. Ay, labas. Labas yung laman, men. Ganda ng kulay niya. So, sobrang liit ko siya nakuha. Ang laki niya. Feel ko, female siya kasi sobrang tagal niyang lumaki sa akin. Ganda. Angas. Pakainin natin itong dabus. Kinuha niya sa loob ng hide niya eh. Feel ko, female siya. Yes, Steve.
Tignan natin kung kakain. Boom! Kinain nga. So, ewan ko bakit ganito yung kulay niya. Hindi reddish. Kaya nagtataka ako kung Nando tripepi ba talaga to. Pero let's see. For Mictopus, SP Green Femur. Pinasok ko sa bahay niya. Ayos, kumain. Ganda ng bahay niya. Sarado na natin. Dry setup para sa Formictopus SP Green. So, lagi ko lang minimake sure na puno yung tubig niya. Goods na yan. Hindi mo pare. Yun. Nagat. Bagong bihis. Mga 2 weeks ago. Nakapag-bihis na yan. GBB. Gutom na gutom. Ang lambot eh, no? Gummy worms. Yung pinapakain ko nga pala ulit is, ang tawag dyan is hornworms. Yan. So, itong hornworms na to is nabibili sa pet store. So, yung kada isang worms is nagkakahalaga ng $1.50. So, katumbas nun sa peso is 55 pesos. So, birang-bira lang ako magpakain ito. Saka unti lang binibili ko kasi isang kainan ng tarantula is parang pinakain mo na ng isang value meal sa Jollibee with soft drinks. Ayun. Pero kung sa pinakain mo sa mga old world, sigurado, dedo agad yan. So, dito pakita ko lang kung paano ko tinutubigan, no? Yung mabilis ang tubig lang talaga. Ayan. Magamit ako ng parang syringe. Sa mga butas para mabilis. Thank you nga pala sa mga naka-like sa Facebook page ko. At sa mga nakasubscribe na sa YouTube channel ko, maraming thank you. So, dito sa mga malalaking tarantula, nagamitan ko lang ng parang bote. Tapos, repilan ko na lang yung mga inumin.
madali. At syempre, shoutout sa inyo and napakaraming salamat. And syempre, shoutout sa Tarantado.clo. Palike na rin ang page natin sa Facebook. Soon is magre-release kami ng bagong design ng t-shirt and available yan. Around Batangas yun and Metro Manila. So, abangan nyo yung bagong design namin. And maraming salamat sa panonood ng video. Thank you.